stay outside of it. That's a huge tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Ladies and gentlemen, Bullet Boxing and MMA. Let's get ready to rumble! Bayagi matangdugo ang lari ng mga Pinoy. Bandilaya angat sa laban ng tuloy-tuloy. Bumunoy magdaraan ang pilit na hinahakbang. Sa daming patibong ito hindi naging hadlang. Kapag nasusugatan, mas lalong tumatapang. Ayun mga boss, magandang tanghali sa inyo lahat sa Kuwait syempre. At magandang hapon na dyan sa Pilipinas sa tigit sa lahat. Sa aking pinakamamahal na OFW around the world. Ayan mga boss, syempre bago umpisaan itong vlog natin mga boss, isang mapanggibang pasasalamat para sa inyo mga boss. Syempre 58k plus na tayo mga boss. Ayan, kayo ang tunay na mga mandirigma. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. At syempre, alam nyo na mga boss, road to 100k tayo. Marami ng parami ang mga mandirigma mga boss. Syempre, solid na may dugong mandirigma mga Pinoy mga boss. Ayan. So eto na mga boss. Meron ako nakita ng isang content mga boss. Alam niyo na no, hype namin ang aking reyna. Ayan, si Queen Alexa. Si Queen Alexa mga boss. Ayan eh, kaso mukhang sumama nga ang loob ng aking reyna. Ayan mga boss. Dahil hindi na nga silagot yung huling vlog natin. Dahil nga dun sa nung kausap ko si Jonah ng Bruce ko mga boss, yung sinabi sa akin ni Jonah na hindi pa rin pala kasali itong si Queen Alexa sa pattern of the YouTuber. Ang lakas ng lobby pangalandakan na kesyo kasali na siya. Kaya pala wala tayong nakikita ang pinopost pa ni Makagago. Pero syempre alam niyo naman kung paano mga Alaska, si Boss Bullet ang bumanggagi ba. Pagdating ng Alaskahan, Asaran, mga trastukan, eh dyan tayo magaling mga boss. Pero syempre pagdating naman sa mga seryosuhan at mga mandirigmang pananalita, talagang masusubok din nila si Boss Bullet dyan mga boss. Binabase ni Boss Bullet ang pananalita. Nabibitawan niya sa mga taong nakakaharap, nakakasalamuha niya eh. Kung ang makakasalamuha at haharap sa atin at magsasalita sa atin yung mga pakengoy-gengoy lang eh, talagang babanatan din natin ng kengoy yan. Pag tinrastok tayo yan, alam nyo na, utang na tayo ang hari ng trastok mga boss. Pero pagdating sa mga seryosohan eh, talagang seryoso si Boss Bullet ang bumanggagi ba. Alam nyo mga boss, mandirigma tayo eh. So ito na nga mga boss, umagaw ng attention ko, nag-pop up. At least 2 weeks ago pa to eh. Marami na kasi nag-content sa amin ni Queen Alexa, no mga boss. Siyempre nagpapasalamat tayo dyan, especially sa lahat ng mga reactionist na gumagamit ng ating video. Kino-content tayo kasi malaking tulong talaga yan para kumalat at papanood pa ng mas maraming tao. Kaya nagpapasalamat tayo dyan, saludo tayo sa mga reactionist. Huwag nyo ang respeto ni Boss Bullet ang bumanggagi ba. Ayan mga boss, so ito nga, etong isang content na to, etong isang vlogger na nag-reaction sa ating video, talagang nung pinanood ko, akala ko yung pangkaraniwan na yung usual na ginagawa, yung ine-edit yung video, which is talaga naman nakaka-entertain pag nag-e-edit tayo ng mga video, no? Lalo na itong mga mahal natin reactionist, pag nag-edit talaga ng mga video to, talagang malulupit talaga yan, putang ina. Nakakatawa na, nakakabilib na yung mga video yung ginagawa natin, talagang pinapalupit pa nila. Yan ang halaga ng mga reactionist natin, mga boss. So eto nga, isang mandirigmang shoutout sa'yo, Libangan Fan Time. Ayan. Nakita ko yung ginawa pag-edit nito mga boss, talagang humanga talaga ako. Hindi lang yung video namin eh, ginawa niya ng like video game mga boss. Yun nga yung prediction niya, eh, hindi lang basta nagsasalita to. Nag-edit siya ng boxing match na eto nga na naglalabang kami ni Queen Alexa, putang ina. Ang lupit mga boss, talagang para kayo nanonood ng boxing match. So eto mga boss, hindi ko na papatagalin, panoorin nyo yung susunod na video rito. Talagang para kayo nanonood ng boxing match. Boss Bullet ang bumanggagi ba versus Queen Alexa, putang ina mga boss. Solid to, solid. So ayan, shoutout sa'yo ulit, Libangan Fan Time. Ayan mga boss, visit nyo yung channel niya. So eto mga boss, panoorin nyo. Maraming salamat sa inyo muli. 58k na tayo, road to 100k. Ang nag-iisang mandirigma, Boss Bullet ang bumanggagi ba. May naghamon sa coach ng bayan mga kabahal. So may naghamon. Ang naghamon sa akin ay si Bullet. Hindi ikaw yung hinahamon ko, bugok. Ang hinahamon ko, yung dalawang tolongges. Huwag mo na akong idamay dyan. Hinahamon ako ni Bullet ng octagon fight. Okay, so ito mga sagot ko sa kanya. Ang sagot ko kay Bullet, masyado siyang sigurista. Okay, so Bullet, masyado kang sigurista. Gusto mong lumaban doon sa laban na alam mong liyamado ka, tama ba? Unang-una, hindi kita hinahamon sa isang larangan na alam kong hindi ka mananalo. Okay, so Bullet, masyado kang sigurista. Bakit hindi mo ako labanan doon sa isang aspeto
na alam mo na mahihirapan kang manalo. Lalabanan mo ko dun sa octagon, eh alam mo namang diyan ka bihasa. Ganito yan. Unang-una, hindi ako naghahamon sa isang larangan na alam kong mananalo ako. Alam mo kung bakit? Dahil walang challenge yun. Para ka rin si Mr. 62 eh. Nakikipagpustahan sa akin, gusto akong labanan ng deadlift. Samantalang hindi naman ako deadlift competitor katulad ni Mr. 62. Para ka rin ganun eh. Dinamay mo pa si Mr. 62, nananahimik na yung tao, nag-online selling. Ano ako? May sira sa ulo para labanan ka rin doon? Hindi mo yata naiintindihan, daldal ka lang daldal eh. Sakit ng katawan ang aabutin. Pag nilabanan ko si Bullet. Palabang ka talaga. Eh talaga namang mapapalabang ka. Kung hindi ka ba naman talaga duwag. So, kung talagang matapang ka, Bullet, puro ka hamon eh. Hamunin mo ako doon sa laban na pareho tayong lamang. Bakit hindi tayo magbunong braso? Arm wrestling tayo para lang magkaalamanan. Hinayupak na to. Sinasabi mo na ayaw mo lumaban sa akin dahil nga hindi ka mananalo. Then nag-jump in ka kagad doon sa field na alam mo. Na alam mo na mananalo ka. Tama ako, tama ako. Doon tayo. Sa laban na pareho tayong may laban. Di ba, mas exciting yon. Hindi yung lalabanan kita na alam naman natin kung sinong mananalo dahil alam natin na yan ay forte mo. Okay? So doon tayo maglaban sa arm wrestling. Kung talaga matapang ka. Pero ikaw lang ang nakakaisip na mananalo ka. Eh dyan sa arm wrestling mga boss. Eh kakainin ko lang to ng buhay lalo. At saka unang-una, walang excitement. And secondly, walang palarong arm wrestling doon sa battle of the YouTube. Eh kung maglalaro ta kayo ng arm wrestling doon, eh sino manonood sa atin? Anak ng puta. Duwag, duwag, duwag. Nag-call out ka pa kay MG ang wrestling, edi pinagtatawanan ka lang ngayon nun, bugok. Pay-per-view ang habol natin. At ngayon, ang sobrang init is yung boxing. So, anong rason ko para labanan ko si Bullet? Alisin mo na yung MMA, alisin mo na sa utak mo yung MMA. Doon tayo sa boxing. Lalabanan ko siya kung sasabihin, ito ah, kung sasabihin ni Makagago na maglalaban kami sa Battle of the YouTubers, YouTubers, go! 100% lalabanan ko siya. Here's one for you now, he says. Right back with the left hand.
knockdown in the last round. Now he gets to settle down and gather himself. Do you go after it? Do you get super aggressive here having had your man hurt? Or do you still have to employ a certain amount of caution? It's kind of like being at the carnival, you know? You just hit the bullseye and you got that big, big stuffed animal you can give to your wife or your girlfriend. But now, he doesn't want you to go away with it. Oh, no. No. He's had to wait a minute. Try to get you to trade that in for something even bigger. But you might lose the one you have already. That's the question. How quickly can he recover? That's one of the questions that will be answered early on in this round after being knocked down in that last round. Well, what he has to do is go out there, be defensive-minded. I think get a little time early on. Don't worry about winning or pressing the first part of the round. Just get himself together, then start picking it up after that. Up top with a quick hook. Comes right back with a shot of his own. Good combination landing there. A little something of his own. Blocks the shot, brings back the uppercut. Nice work with the left hand. Good exchange. He fires back. Halfway through this round here. Pulls the trigger right away with the left hand after getting tagged himself. Good flush shot upstairs. That right hand serving well. Good shot there with that left. Comes across with a hook up top. Piercing jab. Each man able to land an uppercut. There's a good right hand. Good looking uppercut that time. Tried to land that upstairs and was off the mark. See how he targets that hook? Good return fire that time. He took a shot, but he gets one of his own. A left hand scores. Right back with some offense of his own. Good. Okay. Very nice. How you feeling? Good. Okay. You need to finish with the hook. Round number four on your scorecard have given us a glimpse of the hard work he put in training camp. Yeah, especially to that body. You can see that was part of the fight plan, and he's really acting on it. He came out just the way he finished up last round. Yeah, what I like is that he's a physical fighter, and his opponent gave him problems with the fight. They know that the opponent only had 60 seconds to recover, and they're figuring it wasn't enough time. Gets him with the right hand. Good work on the outside from him. And that was set up by his inside fighting earlier. A place where, quite honestly, I expected him to be all night long, but now he's getting the privilege. Get the luxury of being able to stay outside of it. That's a huge hole! And he crashes to the canvas once again. He's gotten up before. What about this time? Close the show and finish with style.
He ends up a knockout victor tonight. And that's what his trainer wanted. His trainer was even telling him, step it up a little bit, because he knew this was possible, and they got it. For Teddy Atlas, I'm Joe Tessitore, saying thanks for being with us. Good night.